As defined by law, cultural heritage refers to the totality of cultural property preserved and developed through time and passed on to posterity. Cultural property refers to all products of human creativity by which a people and a nation reveal their identity. These include churches, mosques, and other places of worship, schools, and natural history specimens and sites, whether public or privately owned, movable or immovable, and tangible or intangible. In this series of lectures, esteemed educators from our national university lend pertinent discussions, thus open academic discourses on Philippine cultural heritage relating to their respective fields of discipline and expertise. These can and may be used as resource materials for further learning and study. Well-experienced and distinguished archaeologist Vic Pass shares his knowledge on the vital relationship between archaeology and heritage. He digs into this connection, dissecting the elements, aspects, realms, processes, agenda, impacts, and challenges. According to him, archaeology is a systematic study of history that develops a heritage being tangible, which is physical, and intangible, which is conceptual. Hence, he believes that the importance of archaeological studies on heritage deepens the consciousness and understanding of an identity which strengthens its culture. It provides a sense of being, a sense of belonging, a sense of worth, and a sense of pride which precede genuine development and progress of a state, nation, and people. Archaeological data and information must be discovered, analyzed, studied, and shared through inclusive and collaborative public archaeology as a sustainable heritage initiative. Isang mapangkasaysayang pagbati sa inyong lahat. Nandito ako ngayon upang subok bahagi ng konting kaalaman tungkol sa ugnayan ng archaeology at ng heritage o ang tinatawag natin pamanang lahi. Bago tayo magsimula na lumalim dito, gusto ko lang sabihin na ang gusto kong ibahagi ay tatakbo sa ganitong klaseng pamamaraan. Nais nating ilinaw muna kung ano ibig sabihin natin ng archaeology. Ano ba ibig sabihin natin ng heritage o pamanang lahi? At bakit napakahalaga na makita natin o maunawa natin ang ugnayan ng dalawang konseptong ito? Ang archaeology, kung ating iisang pangkalahatan, ay isang pag-aaral na sistematiko ng kasaysayan. Ang pinag-aaralan niya ay ang malabi na mga unang kultura sa lipunan ng mga ninuno natin. Ibig sabihin ng labi dito ay pinag-aaralan natin ang mga bagay na naiwan nila, na sinadya, at mga bagay na hindi naman nila sinasadyang iwan, ngunit dahil sa kilalang kilos, ay naiwan sa lupa. Ang heritage naman, o pamanang lahi, ay isang malaking konsepto. Ngunit kung ating gustong simplihin ang ating pag-unawa niyan, ito ay pag-aari na minamana. At minamana o imamanahin. Ang ibig sabihin nito ay ito ay isang bagay na ang mga tao ay dapat may idea sila na sa kanila ang bagay nito. Ang heritage ay may dalawang klase. Masasabi natin yung sinasabi sa Ingles na tangible at yung intangible. Ang kaibahan lang ng dalawa ay ganito. Ang tangible ay nahahawakan, nakikita, naamoy, naririnig. Ang intangible ay maaring naririnig, maaring nakikita, ngunit hindi nahahawakan. Mas conceptual. Sa mga tangible heritage, masasabi natin, mahahati pa natin sa dalawa ito.
ang mga natural, nakikita natin sa paligid natin, ngunit may malalim na ugnay sa kultura ng mga tao at yung mga sinadyang ginawa ng mga tao, yung mga cultural. Halimbawa naman natural ay yung nakikita natin sa kagubatan, yung mga bundok, kagaya ng mayong volcano, Pinatubo, Arayat, Banahaw, mga kuweba, mga nakikita na sila ng dagat na tinatag na Tubatay Reef. Yan, ang mga buhay na hayop, kagaya ng Haring Ibon o yung Philippine Eagle. Yan ay natural heritage o pamanalain. Ang cultural naman na sinadya ay ang pinakamagandang halimbawa dyan ay Intramuros, yung iniwan at ginawang syudad ng mga Kastila sa haba ng panahon bago dumating ang siglo 20. At ang Vigan ay isang magandang halimbawa rin dyan. Ang isa pang magandang halimbawa na makikita natin sa buong Pilipinas ay ang mga simbahan na gawa sa bato na sinimulang gawin sa mga 300 taon nang nakalipas, ngunit tunay na naging mga simbahan bato noong mga 200 taon na nakalipas. Yan ang sinasabi nating tangible cultural heritage. Ngunit, ang mahirap at napaka-importante na maunawa ay yung intangible, yung hindi nahawakan. Sa usapin, halimbawa, ng sayaw, sa usapin ng alamat, ng awit, ng kamalayan, paano mo hawakan ang kamalayan? Paano mo ito ipaliwanag? At maunawaan ay napakahirap na masasabi natin layunin ng mga nag-aaral ng kultura at ng pamanalahi. Ngunit kasing halaga ng mga nakikita natin na masasabi natin pamanalahi natin. Sa pag-aaral ng archaeology, importante na hindi lamang yung sinasabi natin tangible ang ating pinag-aaralan. Ngunit dapat tayo ay natututo at naunawaan rin natin yung sinasabi natin intangible. At ang halaga niyan ay makikita natin sa ating paniwala na sa buong kasaysayan ng tao sa mundo, ang pag-unawa ng isang kultura, ng isang grupo ng tao, sa usapin ng parehong intangible at tangible heritage ay nagdudulot ng pagpapalakas ng kanilang kultura sapagkat ito ay nagdudulot ng pagpapatibay ng kanilang pag-unawa kung sino sila. At yan ay napakahalaga sa ating mga Pilipino. Maraki pa ang ating kailangang maunawaan kung bakit nga ba tayo ganito ngayon. Ang archaeology ay may malaking ambag sa ganitong usapin. Ngayon, kung titingnan natin ulit ang usapin ng pamananlahi at ang mga iba't ibang antas ng kanyang kahalagahan sa antas ng bansa, Republika ng Pilipinas, pagka-Pilipino, sa antas ng bayan, pagiging Tagalog, Ilocano, Kapampangan, Bisaya, sa antas ng mas maliit na komunidad, bahagi ka ng isang baryo, ng isang komunidad ng mga magkakamag-anak, ang alaga ng pamananlahi ay napaka-sentral sa pagpapalayaman niyan. Sa pinakamalaki at naunawa ng marami kung ano ba ang pamananlahi ay nasa antas ng bansa. At pag sinabi na bansa sa ngayon, ay sinasabi natin, ito ang Republika ng Pilipinas. Ngayon, ang archaeology ay laging nagagamit sa haba ng panahon ng mga estado, ng mga republika sa buong mundo. At ang Republika ng Pilipinas ay hindi na iba. Sa katunayan, maaga pa lang nung nahanap ang mga buto ng mga sinaunang tao sa kuweba ng Tabon sa Palawan, kahit na ito ay 47,000 years old, ito ay niyakap
at sinabi ng Estado at ng mga Pilipino na ito ay mga Pilipino. Kahit na wala pa mga Pilipino noon. May problema ba tayo doon? Wala naman. Pero kailangan ilinawin natin na bagamat hindi nga sila Pilipino, sila ay mga ninunong mga Pilipino. At itong klaseng diskurso ay mahalaga na ilinawin natin para lang alam natin tuwing ginagamit ang archaeology sa pagpapatibay ng pamanalahi ay kung kailan ito ay nagpapatibay para sa lahat o nagpapatibay para sa ilan o isang sektor lang ng lipunan. Isa pang halimbawa na talagang maalala natin, mga 6 na taon ay meron tayong pera, 1,000 piso, kung saan sa likod niya ay nandoon ang rice terraces at nandoon yung manunggul jar. Manunggul jar ay 1,500 taong libingan, tapayan ng libingan ng tao na nakita sa Palawan at ito ay isang icon na inilagay sa pera natin. Wala na siya ngayon. Ngunit ang pumalit ay mga heritage icons na masasabi nating natural. Nawala yung mga cultural heritage dun sa ating markers sa loob ng ating mga pera. Halimbawa yan na ang Estado ay marunong gamitin ang mga impormasyon, datos na galing sa archaeology para patibayin ang pamanang lahi ng Estado o ng bansa. Ngayon, kailan lamang lumabas na talagang meron tayong isang bagay na alam na natin noong araw pero napatibay ng doto, 709,000 years ago, merong mga malatao, mga ninunong tao na nananakatira sa Cagayan Valley sa Luzon kasama ng mga malalaking hayop. At yung malalaking hayop na yan ay mga elepante at mga rhinoceros. At yung mga rhinoceros, yung rhinoceros na nakita na fossilized ay may mga marka na ito ay kinatay. Ito ay pinatay at tinanggal yung laman niya at gumamit ng mga stone tools para gawin ito. Ngunit 709,000 years ago, hindi pa tayo tao. Hindi pa tayo modern human. Ito ba ay mga Pilipino? Hindi. Ito ba ay bahagi ng ating pamanang lahi? Oo. At yan ang nangyayari. Ito ay ginagawa natin pamanang lahi sapagkat sa palagay natin bilang komunidad, bilang bansa, ito ay nararapat lamang na gawing bahagi ng ating kamalayan sa ating diskurso sa pagiging isang komunidad ng mga Pilipino. Ngunit ngayon, sa Pilipinas, ang paggamit natin ng mga impormasyon, datos, galing sa archaeology, na ay walang masama na ginagamit ito ng Estado, ng pamahalan, ng masasabi natin ng mga tao para sabihin na ito nga ay bahagi ng ating pagka-Pilipino. Paliliwanag pa natin yan. Mapapaliwanag pa natin yan siguro kung pumunta tayo sa antas ng bayan. Kung saan, mahalaga makita natin na ang mga komunidad sa mga probinsya, sa mga baryo, sa mga maliliit na sityo, ang mga angkan na nakatira sa isang lupain ay malaki ang potensyal na magamit nila yung nalalaman natin sa archaeology upang patibayin pa at palalinin pa ang kanilang pagkatao o ang kanilang kamalayan sa pagiging isang komunidad. Nalaman ko sa haba ng aking pag-aaral sa Pilipinas ng mga pag-aaral ng archaeology na hindi ka talaga makakagawa ng batayang pag-aaral sa Pilipinas na hindi mo sinasabayan yan ng paliwanag sa komunidad kung ano yung ginagawa niyo. Ibig sabihin, kailangan agad-agad binabalik natin ang impormasyon, ang kaalaman sa antas ng bayan, kahit na hindi sa antas ng bansa. Sapagkat ganun lamang nila maunawaan ng mga kababayan natin na bahagi pala
ang kanilang buhay sa resulta ng mga bagong datos o impormasyon na nahuhukay natin mula sa mga batayang pag-aaral na ginagawa ng archaeologists. Ang magandang mga halimbawa dyan at ay halimbawa ay isang bayan sa Bontoc Peninsula kung saan sa isang dekada ng paghukay namin doon, napatunayan namin na mayroon parang may malaking libingan dyan na 2,000 taon na ang tanda. At sa lugar na yan, sa Katanawan, ay may mga ninuno tayo na naglibing ng kanilang mga mahal sa buhay sa loob ng isang malaking inayos ng mga bato na hugis bangka. At sa loob niyan, nandoon lahat ang mga nilibing na mga tapayan ng mga ninuno natin. Ito ay kakaiba dahil wala yan sa kamalayan ng mga komunidad na nakatira doon. At hindi nila alam yan. At nung nalaman nila yan, sapagkat binahagi agad sa kanila yung resulta, ay nagkaroon ng ibang pagtingin ang komunidad sa kanilang pinagtitirikan na lugar at sa palagay ko, nakatulong sa kanilang pag-unawa kung sino sila bilang bahagi ng komunidad doon sa Katanawan. Sa katabi na bayan ay may nakitang mga masasabi namin iniukit na libingan o tinatawag na mga sarcophagi sa taas ng bundok sa Mulanay. Kakaiba to, isang klase lamang sa Pilipinas at dahil isang klase lamang siya ay natuwa ang komunidad na sila lang may ganyan. At dahil sila lang may ganyan, ay may kasama na rin yun doon sa masasabi nating pride na meron silang kakaibang nakikita o makikita sa kanilang bayan. At yan ay naging bahagi na ng kanilang pagiging miyembro ng komunidad sa Mulanay. Sa madaling salita, hindi ganun kahirap kung tayo ay bibigyan natin ng pansin na ibahagi agad ang kaalaman ng batayang pag-aaral sa mga komunidad ng pinakamalapit kung saan ginagawa ng mga archaeologists ang kanilang pag-aaral. Ang isa pang magandang halimbawa ay sa isla ng Tikal, sa Montreal, sa Masbate, ang mga may nahanap mga bato na may nakaukit ng mga baybay. At yan, ito yung magandang halimbawa sapagkat hindi na kinailangan pang udyukin ang komunidad. Sa kanila, tingin nila, nung nakita nila itong mga batong to, sabi nila, ito na, ito ay sa amin, dapat hindi lumabas to, dapat hindi ito idalhin sa Manila at ipakita sa National Museum, kundi dapat ito ay pinapakita sa Montreal, sa Tikal. At dahil sa magagandang mga negosasyon, sa pagitan ng National Museum at ng opisina ng mayor sa Tikal, ay nagkasundo sila sa isang magandang pamamaraan kung saan ang mga sinasabi nating mga batong to ay naka-display sa Tikal at naka-display rin sa National Museum. Makikita natin dito na yung mga tiga-Tikal ay hindi siguro na nakita ang kahalaga nito kung hindi sa haba ng panahon ay hindi nila nalaman na mahalaga itong matinatawag natin mga baybayin na mga ukit na makikita sa palayo o sa lagay nila na nakaukit sa bato. Sa pangatlong antas ay masasabi natin na mahalaga ang ugnayan ng kasaysayan, archaeology at ng pamananlahi sapagkat pag ito ay ginawa ng tama o ng puspusan o na may sensitibo sa reaksyon ng komunidad, tayo ay may pagkakataon na maiangat ang sinasabi nating kamalayan ng mga tao. Bakit mahalaga ang pag-angat ng kamalayan? Naniniwala ako na bagamat importante ang politika, ang usapin, ang ekonomiya, ang pag-angat niyan sa isang lipunan, yan ay dapat hindi nauuna at nahuhuli ang pag-angat ng kultura at ng kamalayan. Dapat
maunawa natin na sabay-sabay ang pag-unlad niyan at hindi dapat mauna ang ekonomiya at ang politika bago umangat o subukang angatin ang usapin ng kamalayan. Sa palagay ko kasi, kapag inangat mo ang kamalayan ng isang komunidad tungkol sa kung sino sila, ugnayan nila sa ibang tao, kung sino sila bilang bahagi ng isang malaking komunidad, sila ay magkakaroon ng hindi lamang ginhawa sa kanilang pamumuhay sa kanilang komunidad sa pamamagitan ng tingin nila kung nasaan sila, doon sila nararapat. Ang ibig sabihin niyan, ika nga sa Ingles, kapag na gawa mo na dahil inangat mo ang kamalayan ng mga tao sa usapin ng kanilang kultura, magkakaroon sila ng sense of belonging, sense of worth, at dahil doon ay alagana nila hindi lamang ang kanilang pamanang lahi sa kultura, kundi yung pamanang lahi nila sa kalikasan, at kahit kano kayaman na sila ay hindi nila iwanan ang kanilang komunidad. Ang kaibahan niyan ay kung iniwanan mo ang usapin ng pamanang lahi at ng kamalayan, ay maaring umunlad ang ekonomiya at ang politika, pero kadalasan ang mga tao ay aalis sa tinubuan lupa nila at lilipat sa ibang lugar. At swerte ka na kung sila ay babalik ng puspusan sa kung saan sila nanggaling. Kaya naman, sa usapin ng archaeology, hindi lamang kami nag-aaral ng para masagot ang mga batayan na tanong sa pamamagitan naming metodolohiya. Kami rin ay nag-aaral para gumawa ng public archaeology. At ito yung masasabi natin kambal ng pagtutulak ng mga tao sa pag-unlad ng tinatawag nating pamanang lahi. Ang public archaeology para sa akin ay ang paggawa ng archaeology na tinatawag nating patayang pag-aaral, pero agad-agad sa dulo o habang ginagawa ito ay pinapaliwanag sa mga komunidad, sa mga tao na nasa paligid na tinatawag nating lugar na pinag-aaralan. Kahit saan sa Pilipinas o kahit saan sa mundo. Sa Pilipinas, may dalawang pamamaraan ng public archaeology. Yung pamamaraan na galing sa taas, kagaya ng National Museum, ng NSCCA, ng mga institusyon ng gobyerno, at malakihan ang kanilang ginagawang pag-aaral, at yung pag-aaral naman na espesipiko, na galing lamang sa isang lugar, sa isang site, sa isang probinsya, at hindi malakihan ang sakop ng kanilang pag-aaral. Ang kaibahan ng dalawa ay paggaling sa taas, meron ka ng mas institutionalized yan, may mga museums ka na, meron ka ng mga programa, may mga workshops ka na, at yan ay ginagawa mo sa maraming probinsya, maraming bayan sa buong Pilipinas. Yung mas maliit na galing sa ibaba ay hindi inuuri yan. Yan ay talagang nakasama lamang doon sa tinatawag nating research design nung mga nagtatrabaho o gumagawa ng basic research sa kung saan man parte ng Pilipinas ang pinag-usapan. Sa dulo ng ating pangkaranasan sa pagkakambal natin ng archaeology at ng pamanalahi, napansin natin, maging ito ay nasa taas, galing sa mga institusyon ng gobyerno o galing sa mga dalubhasa o nag-aaral o mga researcher na gumagawa ng mga research nila, ang laging tanong dyan, paano ba natin ito magagawa na tuloy-tuloy? Paano ba ito pwede maging sustainable? Sa palagay ko, may mga elemento tayo na kailangang bigyan pansin. Una dyan, wala namang saysay lahat kung walang bagong datos, basic research. Pangalawa, walang saysay, di yan sustainable kung di papasok ang Estado, ang gobyerno. Pangatlo, yan ay hindi sustainable kung walang pagbabahagi sa mga komunidad.
Pang-apat, yan ay hindi sustainable, hindi yan tuloy-tuloy kung hindi ka mapaggawa ng mga organisasyon, ng mga samahan, ng mga tao na nataal sa komunidad kung saan galing yung impormasyon. Sunod dyan, dapat may mga universidad, koleyo, na tuloy-tuloy na gumagawa ng pag-aaral kung nasaan gusto mong maging sustainable itong sinasabi nating initiative. At ang panghuli dyan, kagaya ng ginagawa natin ngayon, ay dapat binabahagi natin sa malawakang bahagi ng lipunan na interesado sa buong Pilipinas mula sa mga sektor na nakapag-aral at nakakaangat. Para maging sustainable, kailangan lahat yan ay masagot natin. Ngayon, kaya sa basic research sa Pilipinas, may mga ila lang ang masasabi natin na tuloy-tuloy at sa tuloy-tuloy na pag-aaral nila ay nakakaroon ng pagkakataon na masagot natin, pwede ba yan sustainable? Isa na dyan ang Cagayan Valley. Sa paghanap o yung ating magandang balita na meron nga talagang mga ninunong mga tao na nakatira sa Luzon, sa Cagayan Valley, na nangangaso ng mga malalaking hayop 79,000 years ago, yung mga kasabay niyan sa haba ng panahon na alam na natin na may mga malalaking hayop dyan at mga lumang klase mga gamit at may mga iba pa mga archaeological sites dyan, ang gobyerno, ang mga local governments ay aktibo na bahagi na ng pag-abante ng kaalaman ito. At gumagawa sila ng mga pamamaraan na mapakita ang mga resulta ng ating nalalaman sa mga ordinaryong tao sa Cagayan Valley. Ang isa pang halimbawa ay sa Cagayan Valley ay makikita natin kung saan sa Calao Cave, isa na namang matagal na proyekto, ay may mga nakita na tayong ebidensya na isa pang klaseng ninunong tao. Hindi ito mga tao na masasabi natin kagaya natin, kundi ito yung mga nilalang na masasabi natin na maaring ninuno ng mga tao sa ngayon sa Pilipinas, pero hindi sila homo sapien. At yan ay, sa haba ng panahon, ay pumasok na rin sa kamalayan ng mga tao sa Cagayan Valley at ng gobyerno at ng mga institusyon at may potensyal na maging sustainable. Ang pangatlong paliwanag natin dyan o halimbawa ay sa Palawan. Sa haba ng panahon ng pag-aaral ng mga archaeologists sa Palawan ay makikita natin, maliban sa Tabon Caves, ay marami na tayong nalalaman. At dahil doon, ay yung mga proyekto na yan, meron ng masasabi nating epekto sa kamalayan ng mga tao doon. At dahil doon, ay maaring potensyal na maging sustainable. Ngayon, may isa pa sa Mindanao, sa Agusan Valley. Sa Agusan Valley ay nandun yung mga nahukay at alam nating mga lumang bangka na dinatanaw nating barangay at sa haba ng ilog na yan ay marami pa tayong ibang nalalaman. Maliban sa doon nakita si Lolong na ngayon ay nasa National Museum for Natural History sa Manila. So, mula sa natural at sa environmental heritage, makikita natin na yung Agusan Valley, sa tulong ng gobyerno, sa tulong ng mga komunidad na tingin nila meron silang taas noo. No? Alam nila na galing doon ang barangay, na galing doon si Lolong, ay nagagamit nila ang kaalaman mula sa mga pag-aaral para palakasin ang kanilang ideya ng tinatawag nating kamalayan. Ngayon, sa usapin ng suporta ng Estado, importanting banggitin, ito ay nasa antas ng pambansa, halimbawa National Museum, Department of Tourism, NCCA, etc. Sa usapin ng probinsya, opisina ng gobernador, kung sa Palawan niya, yung mga iba pang mga ehensya, kagaya ng PCSD o Palawan sa Council for Sustainable Development at sa antas ng lokal na
pamahalaan, kagaya ng opisina ng mayor at opisina ng barangay captain. Sa lahat ng antas, kung lahat sila ay bahagi sa ating layunin na ipamahagi ang kaalaman mula sa archaeology at palalimin ang tinatawag natin pamanang lahi, ay pwedeng maging sustainable yan. Ang sunod ay yung pagbabahagi mismo ay dapat laging ginagawa. Kaya dapat maaring galing doon sa mga mismo nag-aaral, maaring galing doon sa lokal na napamanan, pero dapat lagi may pagbabahagi ng mga kaalaman sa pamamagitan ng mga exhibit, sa mga lecture, sa pamamagitan ng mga masasabi natin mga workshops, kung saan lagi-lagi sinasabi, ito ang nalalaman natin at ito kayo, ito ang pamanalahi natin lahat. At yan ay ginagawa sa buong Pilipinas, ngunit ako naman ay hindi ko naman sasabihin na ginagawa ito sa antas na masasabi natin nagbabago na ang pagtingin ng mga Pilipino sa usapin ng ating pamananlahi at pagtaas ng kamalayan. Sapagkat sa haba ng mga listahan natin ng mga prerequisito para maging isa siyang sustainable na masasabi nating pagbabago ay wala pa talaga sa buong Pilipinas na masasabi natin lahat ito ay malakas. Halimbawa, ang pinakamahirap sa lahat ay gumawa ng grupo na taal sa komunidad, taal sa kilalang etnolinguistikong grupo na may malakas na kamalayan, niyakap ang impormasyon galing sa archaeology at ginawamit nila para itulak yung kanilang pagiging isang grupo ng tao o komunidad. Ang pinakamalapit na naisip ko dyan ay yung mga Kuyon sa Palawan, kung saan sa isang maliit na komunidad, ginagawa nila ito. Ngunit, may problema dahil hindi pa lahat, halimbawa sa antas ng pamahalaan sa national at sa antas ng provincial government, ang suporta ay hindi pa ganun kalakas, maliban sa walang local educational institution na pwedeng tumulong para palaganapin, hiwalay sa mga batayan na nag-aaral ng archaeology ang kalaman na sinasabi natin na may saysay sa kanilang pamanalay. Yan ang isang kahirapan. Ang mga universidad labas sa Manila, labas sa UP, ay nahihirapan gumawa ng mga research institute o mga organisasyon na pwedeng gumawa ng batayang pag-aaral o kaya ay pwedeng tumulong o gumawa ng mga inisyatiba para gawing sustainable yung mga nakikita na nilang mga naunang mga pagsubok. Ang isa pang mahalaga siguro sabihin ay ang sustainability ng mga aksyon natin, ang pag-uugnay ng archaeology at ng heritage, ay may isang bagay na napakahalaga at ito ay yung usapin ng turismo. Saan papasok yan? At dyan, maraming debate. Ngunit, ang isang masasabi natin, hindi pwedeng isang tabi ang epekto ng turismo sa lahat ng mga pinag-usapan natin. Kapag sumikat ang isang lugar, kung dahil man nandyan ay may nakitang magandang archaeological site, o kaya may nakita si Lolong, isang mga kakaibang hayop, o kakaibang bahagi ng kanilang kapaligiran, dadayuin sila ng mga turista. Ang mahalaga ay gumawa ng isang klaseng turismo na masasabi natin sensitibo sa mga pangangailangan o sa mga layunin na tinatawag nating archaeology at pag-abante ng kamalayang panglalawigan, kamalayang pangkomunidad, kamalayang pambansa. Kaya, pag tinignan natin ulit, basic research, state support, basic community sharing, pag-unlad ng mga komunidad, na mga organisasyon, mga kolaborasyon sa mga iba't ibang klase ng mga institusyon na pag-aaral,
At yung pagbabahagi sa malaking bahagi ng lipunan, kagaya dito sa TVUP, ay wala pa talaga tayong nagagawa na masasabi nating pasado sa lahat na nilista nating elemento na magbibigay ng isang sustainable model para sa ating gustong gawin. Kaya, sa antas ng mga bayan at komunidad, ang paggamit ng archaeology at ng mga iba't ibang klaseng heritage ay makabuti sa pag-unlad ng kamalayang bayan. At iyan ang napakahalaga. Ang mga iba't ibang pinaggalingan ng mga tao sa isang komunidad ay maaaring maging isa sa loob, ay maaaring umabot sa punto kung saan makikita nila na kahit iba-iba sila, lahat sila ay magiging bahagi o meron silang ideya na sila ay bahagi nung kung saan sila nakatira, nung lugar kung saan sila nakapondo. At dyan may papel ang archaeology. Sa haba ng aming karanasan, ang mga nakikita namin ng mga bagay ay nagiging bahagi ngayon ng kamalaya o ng pamanan lahi, hindi lamang na isang klaseng grupo ng komunidad, kundi ng mga iba't ibang klaseng bahagi o elemento ng isang komunidad. Halimbawa, kung may mga bagong mga dayo na dumating, yung mga dayo na yon ay magiging bahagi na rin ng komunidad kung iaangkalin nila doon sa mga nakita ng archaeology sa kanilang lugar. Ang isa pang mahalagang punto ay ang nasyonalismo ay importante. Ngunit ang nasyonalismo na nakalutang lamang sa isang malakiang pagtingin at hindi nakaugat sa mga bayan at mga komunidad ay isang mahinang klaseng nasyonalismo. At maaari pang maging isang nasyonalismo na hindi positive, na hindi maganda, kundi makakasama pa. Ngunit kapag ito ay nakaugat sa mga komunidad, masasabi natin na tunay na ang ginhawa ng mga tao ay maaaring makamit sapagkat meron silang ideya na hindi lamang sila ay bahagi ng isang komunidad na maliit, sila ay bahagi ng isang komunidad na higit ang laki sa loob ng tinatawag nating bansa. Kaya sa paglalagom natin ng ating gustong ibahagi, ay ang archaeology ay isang pamamaraan kung saan kaya nating itaas ang kamalayang pangkultura at identidad ng mga tao. Pabigyan ng mga tao ng mga ilang mga pamamaraan para maunawa nilang kanilang identidad patungo sa isang kaginhawaan. Ang bayan at ang bansa ay makikita nating mga mahalagang konsepto ng mga mamamayan at ang kasaysayan nila ay mapapalalim sa pamamagitan ng archaeology at ng heritage. Ang pamanang lahi ng mga Pilipino ay mapapalalim natin kung atin haluan to ng mga batayang impormasyon at kaalaman mula sa archaeology. At panghuli, ang pananaliksik sa archaeology ay maaring gawin kasabay ng kahit anong klaseng pag-unawa o pagtulak ng mga masasabi nating agenda ng pamananlahi. Sa madaling salita, naniniwala ako na sa Pilipinas, kapag ikaw ay nag-aral ng archaeology, hindi pwedeng hindi mo tinitingnan ang epekto nito sa pamananlahi. Sa dulo ng lahat, ang nais nating maunawaan sa ating pag-aaral ay ang lumalalim na pag-aaral natin ay nagdudulot ng mas malalalim pa ng mga pag-aaral na sumusunod dyan. At ang nalalaman natin ay maaaring magamit sa mga pag-unawa natin ng mga kasalukuyang kultura. Mahalaga ang sinasabi natin sa puntong to sapagkat ang mga tao ay minsan ang binibigyan diin ay yung pagkakaiba natin sa iba. Ang gusto kong sabihin dito, ang pagkakaiba natin ay tunay, ngunit mas matimbang ang ating
pagkakahambing sa mga tao na sa tingin natin ay iba sa atin. At kung yan ay maunawa natin, siguro maiwasan natin ang mga patayan, ang kaguluhan, at tunay na makakamit natin para sa lahat ang kaginhawaan. Ako si Dr. Victor Paz ng Archaeological Studies Program ng University of the Philippines sa Diliman. Maraming salamat sa inyo lahat.